Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung saan ka mang sulok ng mundo, ka-rainbow, ikaw ay hindi nag-iisa. At pagsasaluhan natin ang dalawang oras, ang mga makulay na chikahan tuwing Sabado from 9 to 11 p.m. Philippine Time, dito lang sa nag-iisang makulay na chikahan with a big heart ng social media, the first LGBTQIA digital radio show, ang Rainbow Society on V81 Radio Worldwide. At this is Jayvhee, your host, at ang aking mga bonggang co-host tonight, sina Nathan D. and Jonnahlicious. Hi! Hello. Hi! Hello, Jayvhee na nabubulol. Ano bang kinabubulol mo ngayong araw na ito? Oo nga. Hello sa inyong dalawa. Happy Saturday. 9th wow. Episode. Correct. Ayan. So, tonight, ang ating, kasi following the topic, pangarap na Bituin, meron tayong Mother Superior na maglalahad ng kanyang kwento, ng kanyang journey in achieving and following his passion and achieving his dreams. Mm-hmm. Ayan. Speaking of pursuing your passion and living your dreams, mm-hmm. May connect yan sa law of attraction, di ba, Nathan? Ay, oo ko rin. Oo nga. Ako yung naniniwala ba, Nathan, di sa law of attraction? Yes, what you think is what you attract or what you feel. Actually, medyo hindi nga yun, di ba? Hindi kumpleto yung what you think. You attract what you think and feel and you live. Pumasok. At, Jayvhee and Nathan, alam nyo, hindi pala lahat ng inaayawan ng magulang mo ay nakakasama sa'yo, So, minsan, kailangan ding makinig ang mga magulang sa anak nila kasi pangarap yun ng anak, yun ang gusto niyang tahakin sa buhay. So, marami din sa atin kasi ang nabuhay na sinusunod ang mga pangarap na magulang, pero ang sino mang nagpapasa ng hirap at dumadal sa pagsubok, di ba yung mga anak na pinapasunod sa mga pangarap ng mga magulang? You know what? Yeah. Just my sense yung sinasabi mo. Tama, marami kasing mga anak na or mga magulang, maraming mga magulang na pinapasa nila sa anak ang kanilang ambisyon, ang kanilang mga goal sa buhay na hindi nila nakuha o narating nung kabataan nila. Kaya minsan, talagang makinig ang mga magulang sa anak. Nako, yan ang ating letter sender ngayon, di ba? Yan nga, din ang talakayin ng ating letter sender sa totoo lang ngayong gabi. Sa pamamagitan ng ating coach, ni si Coach Isa sa ating aunts. Wow. Happy ni Coach Portion. Oh, yan. Ang Mother Superior natin ay isang seasoned fashion designer for today, di ba? For nearly 40 years, he designed costumes for Repertory Philippines productions, including Wizard of Oz and Butterfly, as well as for trumpet staging The Lion, The Witch, and The Wardrobe, and The Little Mermaid, and the Tony Award-winning musical play, diba ito, Priscilla, Queen of the Desert. So, Philippine production yan. Diba, bongga? Ano ba sa inyong dalawa? Diba? Super bongga talaga. And he is a graduate of fine arts and major in advertising from Tomas Santo Tomas, and a president. He's an advertising in Santo Tomas and president of the FDAP. Okay, so hindi ko napapatagal din. FDAP. What's this? Fashion Designers Association of the Philippines. Ayan. Isang prestigyosong association yan of fashion designers. So, hindi na natin papatagalin. Please all welcome Mr. Edgar San Diego. Yay! Pasok na yan! Yay! Wow! Hi, Tito Edgar! Magandang gabi sa'yo. So, Edgar, I think painting is a nice way to channel your creative juices, especially during this quarantine period.
But we will go back to that later. Now, let's give an attention first to your being a fashion designer. So as a fashion designer, ano yung tatak, Edgar San Diego? Yun bang pag nakita nila yung creation mo, Edgar San Diego. Edgar San Diego. In my early years as a designer ng mga 80s, palagi akong na-identify as avant-garde, ano, medyo futuristic yung mga design ko. Pero syempre, as I matured, ano, yung sense of fashion ko, kahit yung business sense ko, nag-mature na rin. So, hindi ko naman mabibenta talaga yan, hanggang costume lang yan. So, I became practical, gumawa na ako ng totoong damit. And later on, na-identify na ako as modern Filipiniano designer. Kasi, I cater to clients here and abroad for their demands of Filipiniana outfits, mga termo nila, mga Maria Clara nila, mga barong na ginagamit nila sa mga special occasions, especially sa mga Filipino communities abroad. And then you ventured also into costume design, right? Sorry? You also ventured into, costume design. Nung after ako naging avant-garde designer. Avant-garde. I learned to draw the line between costume and couture. In terms of costume, doon ko binubusyo lahat ng mga creative ideas, ano? So, nakilala rin ako sa theater costume design. Pati sa mga, pati sa movies, gumawa rin ako ng some costume movies. Ito fashion show ko sa New World to for Viva Colors. Itong model ko ginawa kong parang medieval angel. Wow, ganda. Yung nasa gitna, yung dress sa gitna, yun yung akin, ano. Kasi we represented the Philippines for Indian designers show. I was in the avant-garde category. Yung nasa left side is my show in Indonesia, the one on the right yung show ko sa Melbourne. Nice. Yung show posters namin sa US, nung nag-show kami sa US, that's my daughter on the poster. She's wearing my winning terno. Nanali sa Doris de Mayo kasi. And these shows were in New York, Florida, and Honolulu. Pos yun nasa baba is in Syracuse in the US also. Okay. Parang na-interview kami for a radio station. Yan yung ganda. Logo ng radio station. Ganda ng call. I love this. Wow, ganda. Very creative, no? Very creative. Ang ganda naman ng mga creations mo, Edgar. Yes. How did you start becoming a fashion designer? And what inspired you na piliin ang field na ito? Ako naman, ang inspiration ko kasi is from almost anything, you know. I get inspired from flowers, from people, from nature, from minsan from pop culture. Minsan pop culture. Meron akong isang collection inspired by Ron, by Nora Aunor, you know, anything. But most of all, yung joy and inspiration ko talaga is from my daughter because she keeps me going, you know. She always inspires me, kaya tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko. Galing naman, Edgar. So, ano, saan pa talaga hinuhugot mo talaga ang iyong mga inspiration, no? Sa mga may inspired. Yes. After you graduate, nagtayo ka na ba ng sarili mong atelier? After I graduated, tinulungan na ako ng parents ko. Pero nung una, medyo kontra sila kasi ang gusto ng course ng father ko sa akin is architecture kasi nakita niya yung skills ko sa drawing. Talaga? Architecture. Alam ko ba, kasi mahina ako sa math eh. Hindi ka nag-iisa, Tito Edgar. Correct. So pinaglabang ko, ano, tinuloy ko pa rin yung fine arts course ko, kahit na hindi type ng tatay ko. Pero para hindi siya ma-annoy about it, I tried to become financially independent. Nagtrabaho ako when I was in college.
nagtrabaho ko as display artist. Minsan nag-handpaint ako ng mga damit. Uso yun nung araw eh, yung hand-painted gowns. Yun, ginagawa ko yun. So, may mga nakilala kasi ako mga designers na may mga shop na the likes of sila Jujun Cambe, sila Kiko Rodriguez. Nag-handpaint ako sa kanila regularly. So, yun ang ginagamit ko, pambili ko ng mga materials sa course ko. Kasi magastos din ang finance, kailangan palagi ng mga paints, mga illustration board, mga all sorts of materials. Kaya hindi ko na kailangan humingi sa parents ko. So in that way, hindi na rin nila ako pinapakailangan. So in that way also, nagkaroon ng freedom, gamitin yung pera ko, lumalabas ako sa gabi with my friends. So, hindi ko na kailangan humingi ng pera sa kanila. Pero yung paglabas ko sa gabi, actually, marami ako nakilala ng mga designers, people in the industry who helped me also when I was getting started with the business right after graduation. Oh. Yun. So by the time I graduated in 1981, since marami na akong kaibigan, mga designers, na-invita agad ako maging member ng Fashion Designers Association of the Philippines. I was the youngest member, I was only 21 then. Samantala mga kasama ko doon, yung mga nakikita ko na sa mga magazine, mga big designs during that time, na parang medyo naliliit ako, parang mukha akong saling pusa doon. Pero hindi naman ako nawala ng pag-asa kasi mababait naman sila sa akin. Very supportive sila, tinuturuan nila ako ng mga tricks of the trade, mga trade secrets, mga ganyan. Napaangat yung business ko to the point na parang level na kami. Parang hindi na ako nahiyang sa age ko kasi naging parang legitimate designer na rin ako. Eventually, I became doon sa FDEP nga, doon sa association namin, naging officer ako. President ako. Pagkatapos, hanggang dumating ako sa point na naging vice president, tapos naging president na ako. Eventually, I served the association as president for 4 terms, and that's a total of 8 years. So Edgar, in your journey of following your passion and living your dreams, what values or principles helped you in securing your place in the competitive world of fashion design? Because we know talaga, very competitive yung arena na yan. When I started my business, syempre unang magpapagawa sa'yo mga kaibigan mo, no? Pagkatapos ng time na yun, uso pa yung mga show bands. That was noong mga 70s, 80s. So yun ang mga suki ko noon. Mostly mga kaibigan ko rin yung mga members na yun. And as I went on with my business, I've been serving a lot of clients. Ang paniniwala ko lang, mas mag-ibig kong maging kaibigan mo sila than just clients. So I keep my prices reasonable. Ayoko naman managanan tao. Ayokong magyabang. Alam ko naman kasi nung nag-start ako, baka maganda tingnan yung damit ko, pero minsan kung babalik ta rin mo, madumi pa yung finish. You know? It happened. Hindi mo naman mape-perfect agad yung craft mo. It will take many years for you to perfect it, to polish it. Kaya, ba't ka nagmamadali, di ba? Ba't ka maninigil ng sobrang taga kung hindi pa naman perfect yung craft mo. Kasi ngayon kasi nakikita ko yung mga young designers, medyo nagmamadali sila, no? Parang kasi uso ngayon yung mga bridal fair, no? So doon sila nakakakuha ng client nila. Tapos ang prices nila, presyo na ng mga senior designers. Dapat yata may levels to, no? Hindi ka pwedeng maningil agad ng ganyang kalaki, hindi ka makilala. Para something like that. So, ang ano ko lang dyan is to keep your feet on the ground. Dapat level-headed ka. Dapat reasonable yung prices mo. Gawin mo kaibigan yung mga kliyente mo. And eventually, through the years, nandyan pa rin sila to support you.
kasi kaibigan mo siya. Generations na, oo, correct. Now that you've earned your place in the fashion design business, and I can really sense the dedication and professionalism you put into the craft, what inspired you to work hard? At para saan lahat yung hirap, yung mga, yung pagpupunyagi na ginagawa mo? Para kanino, para saan? Para sa family ko, sa anak ko, for my uh-oh, loyal workers, kasi ang mga workers ko has been with me since I started. Sabay-sabay na kami tumatanda sa shop, iba nga, hindi na nakapangasawa. Pero parang I need to sustain them kasi they become my second family. I also want to serve God, ano, kasi in many ways. Kasi syempre, kung anong kinikita mo, binabalik mo in different ways. Ano. You know, Edgar, what I notice about wow, your people really stand out there is are the dresses, the costumes, uh-uh, subject, right, yung mga Filipiniano. Ang objective ko yun naman kasi is to make the people looking at it feel nostalgic and remember how well-dressed the Filipino were during those days. Yeah. Edgar, you know, this pandemic has given you an opportunity to be more creative and be connected again to your first love, which is painting, di ba? You said, correct. Painting was your first love. Oh, makakagawa, makakarami ako ngayon. Oo nga. Oo nga. Tama. You're so prolific as an artist, ha? In the span of 3 or 4 months. Actually, nakakaatawa doon, nag-shift siya, no, from ano, to painting his first love, di ba? Galing, galing, Edgar. Kasi, congratulations. Kasi, talaga, di ba, as I mentioned, nag-hand-paint ako ng mga damit, no? Yes, bago, correct. Sa fashion talaga. Mm-hmm. So with Edgar, what can you share to our viewers as an encouragement during this pandemic? Yes, correct. Mm-hmm. Well, parang katulad ko, ano, hindi naman ako nawalan ng gagawin o nawalan ng pag-asa ngayong lockdown kasi I kept myself busy with whatever I'm good at, ano. Saka ko anong gusto kong gawin. So, hindi lang naman painting ang pwede natin gawin. Marami akong kaibigan, nagluluto na sila. From fashion, nagluluto sila, nagbebenta sila. Nagiging cook na. Nagiging sila, mabake products nila, binibenta nila, which is good. Kasi nagagamit mo yung resource mo, yung talent mo. Correct, correct. At the same time, may income ka. So, hindi talaga kawalan sa atin, actually, it's an opportunity for us to do something else, ano? To explore ourselves, reinvent ourselves, and to be resourceful. Wow. Yes, correct. Galing-galing naman. Ayun. Ako. Edgar, thank you so much. Oo. Ay, salamat din. Your story. It's my honor. Hindi talaga, alam mo itong, hindi enough yung pandemic. It's not powerful enough to prevent us from expressing our creativity. Di ba tingnan mo si Edgar? No? Ang dami niyang na nagkaroon siya ng avenue to revisit his first love and his painting. Correct. Yung mga ka-Rainbow, our Mother Superior, Edgar San Diego, is a shining example of how successful we can be when we open ourselves to the difficulties that will push us to live our dreams. And also how a challenging time such as this pandemic can ignite our creative energy to produce a beautiful work of art. Sa aming pagbabalik, tunghayahan naman natin ang isang life coach sa kanyang encouraging words para sa ating letter sender. Stay tuned, mga ka-Rainbow. Tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.